Okay, hello everyone. Today, so we're going to learn about variables of JavaScript. So ito yung first lesson natin sa pag-program gamit ang JavaScript. Since in-explain ko naman sa last video natin ano yung purposes or importance ng JavaScript. This lesson, you will learn about how to handle a variables in JavaScript. Then, ano yung importante na before tayo or ano yung setup before tayo makakagamit ng JavaScript language. Then, at the same time, ituturo ko din sa inyo ano yung basic function ng isang JavaScript. So, yung lesson natin ngayon, mag-handle tayo ng text or papalitan natin yung text. Okay? So, let's start. First, open muna natin yung WAMP server. Yan. Kung meron kayo, gagamit tayo ng WAMP server kung saan doon nilalagay natin yung files or pwede rin sa ibang location. Pero ako, yung ginagamit ko is yung WAMP file mismo. Check muna natin. Yan. WAMP. Okay. So, kung wala kayong WAMP, pwede rin kung saan nyo ilalagay yung files. Sa download or documents, pwede yan. So, as a programmer, dapat may WAMP talaga tayo. Then, www. So, dito natin ilalagay yung files natin sa JavaScript. So, create new file, folder. So, okay. For example, first program. Yan. So, as you can see here, wala tayong any files sa loob ng folder. First program natin. So, ngayon, before tayo pupunta dun sa main content natin, isa-set up muna natin ano yung kailangan ng JavaScript. So, yung first ay ida-download muna natin yung jQuery. So, search nyo lang sa Google na jQuery. Naka-zip file yan, then unzip nyo lang. So, magiging ganito yung kalabasan nyo. So, yan. Yan yung importante. Another file para makagamit tayo ng JavaScript. Itong jQuery.min. So, napaka-importante yan kasi hindi gagana yung JavaScript code natin kung wala itong files na to. So, copy nyo lang yan. Then, pupunta natin dun sa folder natin kung saan tayo gagawa ng program. Yan. So, dapat malilink yan natin, ha? Okay, then, open natin yung notepad. Notepad++ ang gagamitin natin. So, kung wala kayo, download nyo lang sa Google. Notepad++. Then, open. Okay, create new. Save muna natin. Save as. Then, locate nyo yung folder. First program. Then, sa labas nito, yung first. Ito yung first content natin. index.php or html index.html. So ngayon, seset up muna natin yung basic tags ng isang html, which is html, then close tag. Yan, set up muna natin na head. Next one is yung head. Closing tags. Yan. Okay. Sa loob ng heads.
Okay, para mas maganda tingnan, tab nyo lang, ibig sabihin, pag may spacing dito, nasa loob siya. So, madali na mo rin siya ma-identify kasi meron siyang line red. Ibig sabihin, yan yung closing tags. Ito siya. So, para mas mabilis nyo ma-identify kasi napaka-importante kung saan tayo mag-open ng tags and yung closing tags. Then, tab nyo lang. Okay, gagawa tayo ng title. Yan. Title. So, saan makikita yung title is every page dun sa website, lalabas sa taas yung title. For example, first program. Yan. Basic HTML tags po ito. Then, last one is yung body. Closing tags. Yan. So, dito natin ilalagay yung main code natin. Ito yung, kumbaga, yung title ng isang program. Makikita siya sa taas. For example, mag-new tab tayo. So, may nakalagay dun sa title ng new tab na yun. So, ito po yun yung title. So, ang pangalan niya is first program. Sorry. Dapat may closing tags. Okay, so pag ganyan, naka-highlight, ibig sabihin, okay siya, may closing tags. So, for example, so, i-check muna natin. Gagawa lang tayo ng isang text na malaki. H1. Closing tags. Welcome. Let's say, for example, welcome. To the of programming. So, yan. So, pag naka-red means may ginawa tayo na hindi naka-save. So, save muna natin. Yan. Mag-open lang tayo ng isang browser. So, katulad nito is Chrome. Then, pag gumamit kayo ng WAM server, yan, i-type nyo lang to 127.0.0.1 or yung local host. So, sa akin is 127 yung gumana. Then, so dito makikita mo naka-highlight na or naka-bold na your projects. So, ibig sabihin, dito mo makikita kung saan yung program na gagawin natin or yung folder na ginawa natin. So, as you remember, gumawa tayo ng first program na folder. So, eto na yun. So, pagka-click mo yan, yan, automatic siya dito. Kasi sa pag programming, yan, ang ginawa niya is pumasok siya dito sa folder na to. Then, once may nakalagay na index, automatic, i-open yan. Or yan yung babasahin ng isang browser, yung index. Pero pag hindi siya naka-index, so kailangan mo pang mag-locate ng files. So, pagkita ko sa inyo. For example, palitan natin to. Yan. Let's say, page 1. Yan. Okay. Cancel muna natin na. Pakita ko sa inyo. So, punta tayo ulit doon. Then, first, okay, click natin yung first program. O, di ba? Kailangan mo pang mag-choose ng files. So, that's why, importante rin, pag gusto mo, pagka-click ng isang, ng program mo ay may lalabas na agad yung first page. So, dapat talaga para hindi na mamili yung user, ang gagawin mo na lang instead na pangalan ng ibang pages or palitan mo yung file name ng isang folder or yung files na yon. So,
So why not index na lang para automatic na siya. index.html, yan yung default name para malocate agad. So napaka-importante rin yung index na name. Okay, so balik lang natin. So ayan, ibalik lang natin yung pangalan na index. Okay. So punta tayo dun ulit. So ayan, yung first program natin is yung welcome to the world of programming. So ang ginamit natin dito is yung H1. So napakalaking text na yun yung H1. H1 to H6 I think. So pwede. Pero paliit na siya ng paliit. So yan, H1. So malaki na yan. So ngayon, gagawa tayo or gagawin natin yung JavaScript. I-apply natin yung JavaScript. Ito yung magiging first coding natin gamit ang JavaScript. So, una sa lahat, ang gagawin natin is i-locate muna natin yung ginawang nina, which is yung jQuery. Then, ito, dapat nakakonek yan or nakalink. So, paano yan? Gawa tayo ng script tags. So, ibig sabihin, pag ganyan ay nasa JavaScript. But then, dapat link muna or yung source. Okay, paano na naman dito sa link? So, ang gagawin nyo, check nyo muna kung nasaan or saan nakalocate itong file name na to. So, as you can see, yan, dito. So, ibig sabihin, sa labas siya ng file name or yung folder name na jQuery. So, ngayon, yung step natin or yung setup na gagawin natin, i-connect itong folder name, then last, hanapin natin kung saan sa loob ng folder ang ililink natin, which is yung jQuery.min.js na nasa JavaScript file yan, yung last extension. Okay. So, connect natin. Pangalan ng folder ay jQuery. Yan. jQuery. Then, slash. Ibig sabihin, papasok na siya dun sa loob ng folder. Yan. So, next one is yung pangalan ng files na to, which is jQuery.min.js kasi nasa JavaScript yan. So, yan. Nagka-link na siya. Yan. So, para gumana. Later on, explain ko kung ano siya ka-importante. So, next is gagawa tayo ng another script kung saan ilalagay natin yung main code natin sa JavaScript. Script, then close syntax. Okay, so ang gagawin natin ngayon, gusto ko once papasok siya dito sa loob ng folder na to or yung program natin, may lalabas na pop-up na ganun, magpa-pop-up ng isang form at may lalabas dito sa taas yung alert for na yun, kumbaga mag-welcome sa atin once i-access natin itong program na to. So, yun ang gagawin natin. Punta tayo ulit sa coding. Yan. Dyan. So, anong ilalagay natin dyan? So, first is yung $, then open, then document,
then dot ready, open, then sa loob ng ready is function, then open parenthesis, then yan, closing tags. Okay, take note ah, dito sa loob ilalagay yung code natin na for ready function. Ibig sabihin ng ready, kumbaga once ma-open itong program na to, so gusto mo dyan response yung code natin once tapos na siya nag-load yan, diba? Napakabilis kasi maliit lang yung program natin. So once click nyo yan, then naglo-loading yan dito. After niya mag-loading, then may lalabas na form or yung welcome user ganun. So ang code is, punta tayo ulit sa coding. So dito yun ilalagay. Ibig sabihin na ready, then gumawa tayo ng function di sa loob nito kundi sa loob ng brackets. Diyan. Diyan yung main code natin. Okay. Huwag niyong kalimutan yung semicolon. So enter lang natin para maganda. Yan. Enter. So huwag malito ah. Again, dollar sign, then open. Parenthesis, then type niyo yung document sa loob nito. Dot ready, then open parenthesis. Sa loob ng ready na yon, yung function, then open and close parenthesis, then yung last one is open bracket. Yan. So dyan yung code natin. So for example, alert. Yan. Okay, double string welcome sir. Ganun. Then semicolon. So try natin i-run itong code na to. Save, control S, then let's try to load. So yun, welcome, nakita nyo. Welcome user. So ibig sabihin gumana yung JavaScript natin. So ganun. First one is check nyo muna kung gumagana ba yung link or yung jQuery. Kasi for example, wala yan. Okay, try natin na. For example, wala to. Save. So yan, wala. Kahit i-load mo pa yan. So ganun yung technique ko para kung okay na ba yung script or yung source ng jQuery natin. Okay, ganito. So once nakita nyo to, my double string, yan. So ibig sabihin naka-static text na yan. So pwede pa yan maging dynamic. So paano yun? Using variables, pwede yan siya magpalit-palit ng value. Okay? Always nyo tandaan, pag may double string, ibig sabihin pwede nyong palitan ng dynamic text. So let's say gagamit tayo ng variables. Okay, paano mag-setup ng variables? Sa JavaScript, ganito yan, var, yan, ibig sabihin variables, then pangalan ng variables, ay nabahala. For example, txt name 1, or ganun lang, txt name.
then space equal. So kayo na bahala kung anong value. For example, welcome. Yung katulad kanina is yung welcome user. Yan. Then semicolon. Huwag niyong kalimutan yung semicolon sa every paragraph ng JavaScript or yung last text. So huwag niyong kalimutan yung semicolon. So dito sa loob nito is tatawagin lang natin yung variables name na yun. So, ano yung variables name? Yung txt name. Yan. Okay. So that means pag gumamit tayo ng variables, hindi yung lalabas instead na welcome ay magiging txt name. No. Kasi gumamit na tayo ng variables. So ibig sabihin nito, pag variables siya, kukunin niya yung value nito, which is yung welcome user. Yan. So wag mag-expect na mag pop up doon sa form na yan is txt name yung lalabas. So once isang sa lahat ng language pag gumamit ka ng variables, ibig sabihin may value yan. Yan, ito yung value niya, yung welcome user. Okay, save. Try natin. So yan, nakita niyo yung welcome user. So bakit siya hindi txt instead na welcome user? Bakit hindi yung lumabas is txt name? Kasi nga yung pangalan nito is na variable type. Dito siya variable type. So pag hindi siya variable type, so gagamit ka ng double string. Then kung nabahala kung ano yung code mo dyan, code here. So make sure na gagamit ka ng double string yan or yung double quotation mark. So sa Java, sa programming, ang tawag sa kanya is double string. Ibig sabihin naka-static na yan. So for example, string plus variables, ang gagamitin natin sa JavaScript is yung plus, then txt name. So yan. So try natin yan. So ibig sabihin hello, then hindi siya txt name kundi welcome user ang lalabas. Ibig sabihin ng class ay combination, you're going to combine yung dalawang text, isang variables then isang static na text. Pwede din siyang variables then variables, pwede din siyang double string or yung static text then static text. So in this case, yung ginawa natin para mas madali lang siya maintindihan is gumamit tayo ng string then isang variables. Okay, let's try. Hello. Yan. Well, hello. Welcome, user. So, makita nyo, walang spacing dito. So, kasi, di din tayo naglagay ng space, di ba? Walang space din, walang space. Hindi ibig sabihin na may space na dito, dyan ay may space na rin once i-run natin yung program. No, kailangan mo pa rin maglagay ng spacing katulad niyan or another string then space ganun dito. So ibig sabihin may space. So yan yung mga basic knowledge or concept sa paggamit ng variables. Sa ibang programming language, ganun pa rin. Variables, then double string, same pa rin yung process. So, yan. Wait lang. Mali.
Na-save ba? Okay, hindi na-save. So, save natin. Then, oh, yan, di ba? May spacing na dito sa gitna. Kasi ito, isang variables, then isang string. Okay. So, next, ang gagawin natin, palitan itong text na to using JavaScript. Okay? So, let's say, for example, once i-run or papasok tayo sa program na to, after niya mag-loading, papalitan natin yung text na to. Let's say, for example, congratulations, you did it. Okay, so next, for example, after mag-load yung program natin, once mag-load yan, instead na hello user or welcome to the world, sorry, wrong spelling, di ko rin napansin. So for example, welcome to the world of programming. So papalitan natin yung text na to na let's say congratulations, you did it, yung first program. Sabihin, kukunin natin yung ID niya, yung ID ng text na to. Ganun po yung process sa JavaScript. Kukunin mo yung ID ng isang tags, yung HTML tags. Then, saka nyo gagawin dun sa JavaScript files or yung JavaScript tags natin. Okay. So, let's go. So, paano yan? Erase muna natin to. Yan. Okay, huwag muna tayong gagamit ng variables. Yan. So, diba ito yon yung welcome to the world. Palitan lang natin world of programming. So, dapat magiging congratulations, you did it. So, for example, ganito dapat ang lalabas. Congratulations, you did it. So, yan. So, dapat after niyang mag-loading, ganito yung lalabas. So, paano yan? So, ang gagawin natin, magsaset muna tayo na ID dun sa tags na yun. Sa open tags. Dito, yan. Let's say, for example, txt1. Yan yung magiging ID niya. So, pwede yan. Pwede niyang once may ID na siya, pwede na siyang mag-connect pati ng JavaScript. So, huwag niyong kalimutan yung code natin sa loob pa rin ng ready function. So, dollar sign, then open, close parenthesis, then double string. Okay. So, dito sa loob nito, tatawagin natin yung ID na gusto natin i-program. Katulad nito, yung H1 na to, ID niya is TXT1. So, number sign muna, then TXT1. Kasi dalawa yan. For example, class, pwede rin siya TXT1. But then, hindi na siya number sign, kundi dot na lang. Ibig sabihin ng number sign ay ID ng isang HTML tags ang hinahanap natin. Okay? So, delete. So, next is, so, take note, after ng open and close parenthesis nito is yung dot. After nyan ay ano ba yung gusto mong gawin dun sa
ID na to or yung sa HTML tags na to. So ano ba yung gusto mong gawin? I-click ba siya? Or kumbaga na hover lang then mag-react na yung code natin or yung function? Ano yung function na gusto mong gawin? Ibig sabihin yan after ng dot na to. Katulad nito is dot ready. Ibig sabihin once ready na yung HTML files natin, saka siya gagawa ng action or yung function niya. So in this case, after niyang mag-ready, papalitan yung text na to. So as usual, katulad din sa mga ibang language, pag papalitan mo yung text nila, tatawagin mo talaga yung function na text.text. Yan. So next is open and close parenthesis. Then dito mo ilalagay yung gusto mong gawin na function dun sa tags na yan. So for example, congratulations. You did it. So yan, then semicolon. Huwag niyong kalimutan yung semicolon as always. So yan. Dollar sign, then number sign, ibig sabihin ID. So correct. Correct naman, then txt.txt, ibig sabihin itong word na to, papalitan natin na congratulations, you did it. Once mag ready na yung files ng isang program. So let's try. So don't forget to save first. Save. Then balik tayo dun. So wala pa. Yan, di ba? Okay, congratulations, you did it. Let's say hello user. So yan, hello user. So ibig sabihin gumagana yung ID natin sa pagtawag ng ID, correct? Yan, correct. Then yung text. So dalawa yan na pwede siyang value or yung text. Pag ibig sabihin ng text, yung mismong text ang papalitan. Ito, yung text na to. Pag value naman, ginagamit ang value. Meron yan. Pag ganito, ibig sabihin, sa mga input lang yan, ginagamit yung value. Hopefully, may natutunan tayo sa lesson na to. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe.